Eh kasi ano, 2014 kasi nag-resign na ako sa trabaho at time eh. Pero yung trabaho ko is ano, construction ako, duman din ako sa pagiging kapok din, nag-cook din ako. Eh, sa kagawin sa buhay, yung dumating ako sa Queen Bar dahil na halos mo lang makain, sipin mo, nangangarap nung sumari ako, nangangarap ako ng magandang buhay, di ba? Tapos nung nandun ako sa provinsyo na yun, pati, ano, pati yung pagkain bro, nangarap ko na din. Nagawa ko kasi ano that time bro eh, nagawa ko yung $1,000 na yun, nagawa ko siyang pinaguin ng 68,000 in months time. Pinakamalaking kinita ni Sir Taurus man dito sa Forex trading. Yung kapuuhan na lang, bibit-bibit. Yun, welcome Sir Taurus and thank you for accepting our invitation no, na ma-invite ka at makasama ka dito sa podcast na to. Tanong lang namin, taga saan ka ba? Ano ba yung full name mo talaga? Kasi, di ba, ang pangalan mo lang talaga, Taurus man eh. Kahit ako medyo hindi ko pa alam kung ano talaga yung real name mo eh, no? Pero ano ba yung name mo? Bakit ka napunta sa trading? At paano ka nagiging successful na ngayon sa trading industry? Alright bro, so, and guys, unang-una bro, thank you sa pag-invite sa akin dito sa, ano, sa Pinoy Trading Podcast po. So, napaka-privilege nito na makasama ako dito sa, ano, sa podcast mo na to. So, anyway, ang full name ko pala, Jennifer Lanyonghan, so, Surigao ako. And dito sa Manila, siguro na 12 years na rin ako dito sa Manila. Mm-hmm. And paano naman ako napunta sa Forex? So, 2019, way back 2019 kasi, yun yung, ano, yun yung panahon na kasagsagan nung mga invest. Oo. Invest ka ng 1,000, 1,000, di ba? Ganon. Oo. So, pero bago yun, nag-networking din ako. Mm. 4 years din ako nag-network. Okay, so, tapos, nung sa ano na, sa trading na, 2019 na, yun na nga, na-scam ako siguro mga 5 company yung pasukan ko noon. Kaka-invest ko ng mga scam company na yun. So, kumbaga networking. Networking yung mga na-investan mo na na-scam ka, tama? Ay, hindi sa networking. Trading na. Yung mga investment, yung investment na nag-offer ng triple in na noon. Oo. Uso nga yun noon, you know, yung time na yun. Usong-uso yun. Meron akong napasukan noon na ano, na yung 50,000 ko noon, nag-transcribe 1 month. Wow. So, tamang-tama lang na nakapag-payout ako noon. Tapos, yung half noon, in-invest ko ulit kasi may nag-offer noon sa akin at pupakotin. Oo. Offer siya ng times 3 in a week. So, ganyan yung topic ko doon na ate. Mm-hmm. So, yun nga, after training, siguro mga 5 days na, hindi na nagparamdam yung ano ko. Tapos, ang dami ng dahilan na daw yung pera. Mm-hmm. Tapos, itong si, ano, kung hindi ko alam kung kilala mo to, si Sherwin Gonzalez, no? Kung baka ng time na yun kasi, dumaan lang yung sa wall ko that time si Sherwin. Tapos, nag-share siya that time ng mga live trading niya na more on sa Euro USD ngayon eh, tapos meron din siyang AA that time. So, wala akong masyadong idea pa talaga sana sa Forex. Tapos, eventually, parang nagkaroon ako ng interest na sabi ko, guys, naman sali ako ng sali dito sa mga investment scam na to, na alam mo yun, wala naman talagang nangyayari din talaga na o parahan natin. So, nag-start ako that time kay ano, yung may link si Sherwin doon na sinisend, tapos nag-sign up ako. Walang idea pa. Sa broker na yan, walang idea talaga. Mm-hmm. Kumbaga, nung nag-sign up na ako doon, meron kasing mga, ano eh, meron kasing mga video tutorial doon that time sa, ano, sa broker na yun. It is, I think, sa basic sa Forex. Hindi discuss doon. Yun yung pinapanood ko lang. Mm-hmm. Tapos, inobserbahan ko yung mga trade ni Sherwin, which is, lagi siya nakabit that time sa issue one. Mm-hmm. And, more of a candlestick pattern yung ata yung strategy niya that time eh. So, doon lang, nanood ng mga video doon sa broker na yun hanggang yung natirang kunting pera ko that time, naglakas ang loob ako agad na ano, mag-deposit. Mm-hmm.
Magkano yung una mong deposit nun? Ang una mong trinay yung trading manual? 25,000. 25K. Kumbaga, ano lang talaga, more on observation lang nun sa trade ni Sarin. Hindi ko ga-agree to. Kumbaga, ang trading lang talang yung chart nun. Kung kailan mag-sell at saka mag-buy. Tapos, hindi ko kasi naintindihan patatag yung mga time frame eh. So, more on, yung sa S1 lang yung kung paano siya naging interest sa Sherwin. Tapos, yung lot sizing, hindi ko alam yan. So, nung namuhunan ako ng 25,000, so, ang broker ata na ginamit ko rin, parang GD Swiss, hindi siya sa FBS. Sa FBS ako nag-load ng mga video tutorial, pero mayroon nag-send sa akin that time ng link ng ibang broker din. Pero doon ako nag-deposit that time. So, ang good news, yung 25,000 natin sa loob ng 2 oras, nawala. Kahit sino naman ata yun, no? Kahit ako noon, okay. Grabe. Tingin ko sa trading history, sabi ko, hala, negative, ano, puro pula. Tapos, nangalagay doon, negative na pula lahat. Ano nang Mitch? Diba? So, turn on, sabi ko, ano ba naman, sala ko yayaman ako dito pag na. Mindset. More on observation lang doon kay Sherwin. So, after noon, ayun na, yung natutunan ko doon sa mga video tutorial ng broker, in-apply ko na siya hanggang natutunan ko yung bawat time frame. Ganyan. Actually, pinaka-basic nga lang siguro kung masasabi ko, yung alam ko that time is basic lang talaga sa Forex lang. Alam ko lang kung paano mag-entry ng buy and sell. Tapos, nung na-realize ko na kung ano yung kaibahan ng bawat time frame, doon ako nagkaroon ng nakabag-build ako ng sarili ng strategy that time. So that, mga anong year yon? Mga 2020 na yon? Or 2020. Kumbaga, nag-start ka as networker talaga, bro. Or meron ka pang ibang nagtatrabaho ka ba noon or talagang networking lang talaga yung ginagawa mo noon? Ay kasi 2014 kasi nag-resign na ako sa trabaho at time. Pero yung trabaho ko is construction ako, dumandin ako sa nagiging nag-cook din ako. Pero nung bago ako nag-networking, accounting staff ako that time. Tapos, nag-resign ako dahil yun na nga, yayaman talaga ako sa network marketing talaga. Which is, sa akin, marami ako natutunan na values at the same time, skills. Correct. So, pati ang mahihain, nung na-networking na ako, nawala talaga literal yung hiya ko. Lalo na yung company national yan ko that time, marami yung mga training talaga nila. So, na-build yung personal lang ako, partner ko, para maging ano din, para maging entrepreneur din. So, correct. Doon nagsimula lahat. Malaking factor yung natulong sa akin na networking, bro. Oo, totoo. Kahit ako din eh. Dumaan din ako sa networking talaga. At masasabi ko naman talaga na pagdating sa mindset, ang laki nung naiitulong talaga nito, no? Sa pagdating sa kung paano ka mag-handle ng finances mo, kung paano mo papalaguin yung finances mo, and sobrang dami pa. Kasi akala ng iba, 'di ba, sa networking parang i-scamin ka lang ganun, pero overall pagdating sa strategy or strategy sa buhay, dumiskarte, kumbaga yung tinatawag nilang work smart, 'di ba? Matututunan mo talaga hindi lang sa eskwelahan eh, kundi minsan sa mga ganitong klase ng organization, which is yun nga networking. Pero kung iisipin mo lang yun as parang scam, malamang hindi ka magbe-benefit, di ba? So, malaking tulong din talaga yun, yung mindset na naituro. Siguro, sa ano ko rin, sa understanding ko din, yung mga nagsasabi na scam talaga, hindi ko rin sila masisisi kasi based on experience that time nung nagsisimula ako, mayroon din talaga mga typical na member ng networking company talaga na gumagawa talaga ng karakuhan. Pero hindi din siya nila lahat. Meron, sana yan, hindi siya mali na company. Mali siya ng mga member.
Yung mga false promises na kumbaga nagpa-promise sila ng something na reward na kahit wala kang gagawin. Yun kasi yung naninira nung industry na yun, eh, no? Oo. So, anyway, after nun, malaki rin naman, kahit paano naman, kumita rin ako sa networking na yun, eh. Siguro, lang din siguro mga, nasa lahat yung million din pinita ko. Mm. Pero matagal yun, bro, kasi 4 years yun, eh. Oo. Di ba, isipin mo, sa 4 years, 30 million lang yung kinita mo. Mm. Tapos, literal, doon ko naranasan talaga yung malapitan talaga na, iskadawan sa buhay, yung dumating ako sa Queen Band kahit na halos mo lang makain. Sipin mo, nangangarap nung sumari ako, nangangarap ako ng magandang buhay, di ba? Mm. Tapos nung nandun ako sa provinso na yon, pati yung pagkain, bro, pangarap ko na din. Grabe. Pati, meron akong na-experience that time sa isang palap nila ako noon na naman lang ako ng karinderya, naamoy ko yung, alam yung amoy ng pagkain. Naglalaway talaga ako sa gutom talaga. Mm. Tapos, siguro, nag-stop ako. Siguro yung naging realization that time, hindi ko kakayanin yung ganitong, kung magtuloy-tuloy siya. Kumita man, pero hindi kasi, hindi ako magaling na pag tinuro ng tao sa culture ng tao. Mali. Kasi, skills, nakakapagmasali naman, oo. Mm. Mahirap ka siguro sa anong natin yung build ng organization ng malakihan. Kasi, meron kang organization. Correct. Sa akin natin, parang nahihirapan ako mag-build kasi yung tao na nahanil ko, iba-iba ang iba ugali, di ba? Correct. Kaya, typically, nag-decide ako na mag-stop na. Pero, yung learnings kasi na natupunan ko that time, hanggang ngayon, dala-dala ko eh. Totoo. Bayot na natupunan ko sa networking na yun, ngayon dala-dala ko it, which is, nagpapasalamat ko siya, lifetime na. Correct. Yung mindset na hindi ka talaga susuko eh, no? Kasi sa trading, 'di ba, bro? Alam mo naman, hindi naman talaga 'yan madali. Connect din yung yung natutunan mo dun sa networking ngayon, connect din siya sa trading kasi kung sa trading, alam naman natin lahat tayo dumaan sa sa down. So, correct. Hindi lahat ng panahon maganda yung nangyayari. Totoo. Sa journey mo naman, bro, ng pag-aaral ng manual trading, ano naman yung nangyari doon? Like, ilang buwan or ilang taon mo na pinag-aralan yung manual trading at kailan mo nasabi na profitable trader ka na talaga? Siguro sa akin, bro, straight na 6 months yun. Yung literal na sunugan ng kilay talaga na natutulog ako noon, siguro inaabot ako ng magdamag dahil parang araw-araw ko siya tingnan yung chart. Mag-observe lang ako sa chart eh. Ang naral ko lang doon yung basic nga na paano mag entry ng buy and sell. Tapos, more on sa chart ako nakatingin. Inobservan ko siya, ganong galawan. 6 months yun, natuloy-tuloy. Tapos, meron din ang mga na-meet that time na mga traders din na nag-chip din sila ng knowledge din na na-apply ko eh. So, yun. Siguro, sa loob ng 6 months na yun, doon ko masabi na hindi ko masabing perfect trader, pero kung profitable figure ko, nagawa ko kasing that time, bro, nagawa ko yung $1,000 na yun, nagawa ko siyang pinaguin ng 168,000 in months time. Grabe. Pero, hindi ko masasabing talaga, kasi pet piso nung wala ako na window nun eh. Di ba yung $1,000 na palago mo ng 168 pero wala kang na window pet piso. Kasi kinain lang din ulit. Oo, pinasunog lang din nung 2000. Nung pagputok ng pandemic. Siguro, based on my at that time, malaking factor din talaga na kapag nag-trade ka, dapat physically, emotionally, mentally, goods lahat yan. Tama. Kasi kapag meron dyan hindi okay, piktado yung trading din eh. Correct, totoo. That time, parang lumoral ako noon kasi lagi kami nag-away ng girlfriend ko, yung ex ko that time. Kaya parang siguro, isa din yun sa isa din yun sa factor na nagkaganon. Mm. Tapos, yung health ko, laging kang puyat,
Oo, nakatulugan ko yun, bro. Grabe. Baseball pa yung trade ko nun. Oo. Grabe. Yun yung ano, yun yung mga talagang kailangan mong bantayan as trader, yung emotion mo, 'di ba? Yung physical, yung emotion, kumbaga lahat 'yan dapat in line bago ka talaga mag-trade eh. Kasi kung papasok ka sa trading na madali kang masaktan, na madali kang ma-distract, 'di ba? Most probably masusunugan at masusunugan ka kung hindi ka alert. Yun nga, ngayon na profitable ka na at consistent ka ng alam mo yun, po profit sa trading. Magkano naman na? Ito na yung katanungan ng marami, 'di ba? Kasi syempre, trader ba talaga 'yan? Totoo? Legit ba talaga 'yan, 'di ba? Pero si Sir Taurus man, magkano na ba ang kinita talaga? Yung pinakamalaking kinita ni Sir Taurus man dito sa forex trading. Siguro kung ano, kung ito talaga siguro out of nothing, abot na rin bro ng ano, ng sobra na rin sa digit din. Grabe. Mental. Hindi na lang siguro ako magbabanggit ng buwan-buwan kasi alam naman natin, di ba, Pilipinas. Oo. Oh, yung kabuuan na lang, digit na higit. Grabe, grabe. Congratulations. And yan eh yung bunga ng mga sakripisyo eh, di ba? Yung mga sakripisyo na ginawa natin noon, yung puyat, di ba? Pero na-try mo rin ba bro na yung mag-strategy hopping na tinatawag, yung palipat-lipat ng strategy? Never bro eh. Oh, talaga nag-focus ka na talaga dun sa strategy na nakita mo. Kasi naniniwala kasi ako bro na sa isang bagay kasi mag-focus kasi isang bagay na doon mo lang ilalaan yung oras at saka ano mo effort mo. Parang ano yun eh, parang sa basketball. Bakit tutuling sila na Michael Jordan, tutuling sila na Brian. Kasi yung buong oras nila, nagtutok sila sa ano, oras at sa effort nila, tinutok nila doon talagang pagbabasketball lang. So ako that time, siguro ang mga naging realization ko na rin sa mga, ano, sa mga sunugan, yung mga account ko na nasunog that time, hindi siya sa ano eh, hindi siya sa skills, kundi sa trading different pa rin talaga. Nasa ano pa rin, nasa tao pa rin natin. Totoo. Kasi, kahit sabihin natin okay na, meron ka lang na-build na sistema, kung sasablay ka sa disiplina, di ba? Kasi yun, meron, hindi talaga mawala yung ganyan na kapag yung kumo ang ano sa atin, yung atake sa atin, na hindi pa naman right timing talaga para mag-entry, nag-entry tayo. Correct. May mga, Di ko sure kung meron ka din ng experience. Pero ako, usually, dati, ganun yung ano ko, mga naging observation ko dati. Lagi nang mabadali kasi, sayang, di ba? Dapat, profit na parang naging direct ng mga ganun. Correct. So, yung sa akin, more on trading, ako nag-focus. So, nakapag-build ako ng yung sistema na binild ko. Siguro, meron na akong in-improve, oo. Pero hindi ako yung talagang nagpapalit. Inaayos ko, ito yung feeling efficient ko. Like, hindi na, gaya nung nag-upisa ako dati, gabi yung ano, napaka-impulsive trader ako. Alam yun, bakan sa kailang. Pero talaga ngayon, meron akong ginawang ano, roles. So like, for example, sa isang araw, please hanggang tatlong trades entry lang ako. Oo, tama. Correct. Diyan napapasok yung patience talaga eh, yung pagsunod mo dun sa trading plan mo eh. Kasi ako nun, ako before talaga, sinasabi ko na dapat mga isang buwan lang, malaki na kikitain ko eh. Yun yung mindset ko na yun dati, grabe yung nangyari sa akin. Okay, bro. Kaya nga, siguro, nagawa ko yung 1,000 laguin ng 168. Kasi, grabe talaga ako. Isip mo, maabot ako that time. Ano, 20 lang. Grabe. Oo. Ngayon, hindi ko na nagagawa yun ngayon eh. Kasi, siyempre, ano na yung experience nyo, na kasi nakaranas na ng talo na, parang, ano na yung pag-iingat. Oo. Kaya ang ginawa akong strategy noon, naglaan lang talaga ako ng oras kung kailan ako magte-trade sa isang araw. Like for example, 3 PM hanggang 11 PM, ganun.
Or ganun, yun lang yung trading time ko talaga. Kasi the more na nakatutok talaga tayo sa chart, the more na naggumagawa tayo ng mga unnecessary trades, eh, di ba? Yung mga wala sa plano natin. Yun yung na-figure out ko eh. Yung nakaano bro, prone tayo sa liquidation. Yun din yung nangyari ang system ko na time. Sabi ko, tama ka naman. Kaya pala, yun ko naintindihan. Sabi ko, kaya pala yung iba, sasabi nila na sa trading is 20% yung waiting, 10% yung buy. Execution, so, oo. Na-realize na yung timing pala talaga sa ano sa tip up ng mga trade natin ay sobrang ano sobrang mahalaga. Correct. Yun, kasi mas malaki yung ano mo eh risk mo sa market kapag mas marami kang trade na ginagawa eh, 'di ba? Tsaka pag palagi kang nakatutok sa chart. So yun yung naging parang lesson na realization ko noon eh. Tsaka yun nga, isa pa, wag mong ifo-focus yung source of income mo sa trading lang, 'di ba? Kasi minsan yun eh. Ako isa sa naging experience ko, no. Hindi ko alam kung experience mo rin, bro, pero nung sinimulan kasi gusto ko ito na yung magiging main source of income ko. Wala na akong ibang gagawin, ito na lang. Doon ako nagkanda, loko-loko yung mga trades ko. Doon ako kanda-kanda na nasunog-sunog kasi kumbaga ito na lang yung inaasahan mo eh, 'di ba? Every time na pupunta ka sa market or sa chart, iniisip mo na dapat itong trade na ilalagay ko or itong trade na gagawin ko dapat manalo to. Kasi kapag doon ka lang nakaasa, talagang most probably mag-execute ka ng mga unnecessary trades na wala sa trading plan mo, and doon na masisira yung psychology mo sa trading, doon na masisira yung patience mo. Habol tayo ng habol lang profit pag ganun eh. Totoo. Focus lang si itang ano lang. Correct. Pero bro, kasi 'di ba may mga iba't ibang klase ng trader, merong swing trader, merong day trader, meron namang scalper. Paano mo or anong klaseng trader ka naman? Paano saan mo mai-set yung sarili mo as trader doon sa types of trader na 'yon? Simula bro na ano na build yung system ko. Ano talaga ako, scalper na talaga ako. Hindi ako minsan kapag nag-twitch ako para mag-intraday. Example, busy ako niyan. Tapos, gagawin ko siya intraday. Sumasablay. Kaya ang nangyari, sabi ko, hindi talaga, ano na tao, pang scalp talaga. Hindi nag-work out sa akin yung inabot ng ano. Doon ako napatalo. So ano, nagsiset ka rin ba ng ano, ng SL, ganun? Dalawang senaryo. Kapag naka-focus ako, isang plan sa chart, kaming tutok ako sa chart, minsan hindi ako nalalagay ng SL. Naglalagay lang ako ng SL kapag mayroon akong gagawin, stress activity. Like for example, nag-drive ako nyan. Hindi ko siya matutok yung chart. So, naglalagay ako ng SL sa activity. Pero as long as na nakatutok ako, kasi more on hit and run lang kasi talaga ako eh. Ngayon, ang ano naman, ang question is, sa isang linggo mo, nakakailang average trades ka sa buong linggo? I-time ko lang natin sa ano. Kasi sa isang araw, bro, ang dapat sit-up lang sa dalawa. Ganun. Pero yung sit-up na yun, multiple entry yun, siguro nasa 3 to 5 entry yan, yung bawat sit-up na yan. So, hindi ko maano. So, as scalper kasi, no? Ganun talaga eh. As scalper, talagang minsan di mo na nabibilang eh. Pero, meron ka rin bang mga days na talagang wala kang trade o talagang almost every day merong setup? Meron araw talaga na hindi. May araw talaga na hindi ako nakapag-trade. Like, yun na nga. Pag hindi okay yung pakiramdam ko, kasi nga, naging realization ko na hindi okay yung pakiramdam mo. Magiging malaking impact ano mo sa trading ano mo. Alright. So, meron bro. How about yung ano naman, mga trading pairs? Do you trade all of the pairs o meron ka lang mga specific na pairs na tinitrade? Usually, nasa ano lang ako, nasa gold, nasa GBP USD, Euro USD, ano, hindi, USD DPY. Ganyan. So parang mga almost 3 to 4 pairs. Ang gamit ko ngayon, meron kaming weekend na ano eh, nakapag-trade ako sa ano sa index. All right. Hindi naman kasi natang broker meron nun, pero ano, yun yung ano, tinitrade ko.
Okay. Pero dumadating ka rin ba doon sa tinatawag na drawdown, bro? Kasi yung ibang mga trader, di ba, nagkaka-drawdown din. Ayan, bro. Yan na nga yung sabi ko kanina na pag in-twist ko yung ano ko sa pag-intraday, doon ako nagkakaroon ng drawdown. Mm-hmm. Pero meron akong role na ginawa din dyan. Example, nagka-drawdown ako tapos hindi talaga siya nag-tipi sa loob ng dalawang araw. Ano ako dyan, close na ako, close trade na ako dyan. Oh, okay. Maganda yon. Maganda na maglalagay talaga tayo ng trading rules pagdating dyan sa drawdown. Uh-huh. Kasi ako as day trader kasi ako na figure out ko na hindi naman ako pang scalper din. So, pang day trade naman ako. Gusto ko, isiset ko lang and then hayaan ko na kung matitipi yun or may SL. So, ganun. Parang ganun yung nakita kong fit na strategy sa akin eh. Ngayon, bro, meron kasing mga viewer, itong mga viewers kasi natin dito is na mahilig din sa mga investment. No? Madalas sa mga nanonood sa atin ngayon, mga nag-i-invest din sa mga sa iba't ibang klase ng investment, lalo sa crypto, and yung majority pa ng mga viewers ko before is mga naglalaro ng Axie. Familiar ka ba dun, bro, dun sa Axie? Na medyo... Oo. So, ngayon, syempre, mahilig din sila sa investment. What if magustuhan din nila or maging interested din sila na mag-trade din or kumita din sa forex trading? Ano naman yung may a-advise mo sa kanila? Siguro, no, sa lahat ng makapanood ng video na to at nagbabala ka na pasokin ang forex, number one talaga, pa, kailangan mo pag-aralan talaga yung pinaka-basic nito. So, pinaka-basic. Okay, so kung interested ka rin talagang matake advantage itong financial market na to at maging isang profitable trader, I highly recommend you to start learning the basic and fundamentals of Forex. So maraming mga resources dyan sa YouTube, marami ding mga nagbibigay ng mga mentorship nila, no? Pero para hindi ka na mahirapan, gumawa na lang ako ng free basic Forex course na inilagay ko dyan sa Telegram group. So you can just simply click that link dun sa description, papunta yan dun sa Telegram group. And inside the Telegram group is the link to register and access that free Forex basic course. So, ayun, balik na tayo sa podcast. Tapos, kailangan buo din yung loob mo na hindi ka takot mawalan. Mm. Kapag ikaw yung tipong tao na naka-play safe ka, na hindi ka magpapagay sa investment. Mm. Kasi dalasan sa atin, mga nag-invest sa larangan ng negosyo, lahat talaga niya, mga risk-taker. Mga risk-taker. Mm-hmm. So, kapag natutunan mo yung basic na, pag-aralan mo naman yung personal development. Correct. Pero lagi kong, even nung mga English ko, personal development ako na ako. Kasi, kung naniniwala na, ang para man tagumpay sa buhay kasi pinaka bayan natin dyan yung tayo. Tama. Yung tayo mismo. Mm-hmm. So, marami, ang forex, titingnan mo siya, simple lang siya tingnan, pero mahirap. Correct. Totoo yan. Mahirap kasi ang kalaban mo ikaw eh. Mm. Diba? Oo. So, more on ano ako, more on my advice doon, more on personal development ka din. Mm. Dapat may responsibility ka sa lahat ng ano ng decision at sa plano mo. Mm, correct. Saka hanggang ko nila din, meron tayong meron mga sa YouTube kasi ngayon marami na bro. For that time 2019 nag-ano pa ako noon na namuhunan ako lang sa mentorship. Sa learn to trade. Di ba? Mahal yun eh, di ba? Yung nag-trade, di ba? Oo, kaya yung savings ko nung talaga na, yung pinipito ako na sumula ko. Parang yung ano ko sa learn to trade, sabi ko nga, siguro, isip ko na, siguro naman, pag nakapag-start ako dito sa forest, kitain ko din naman yung pera na yan. Ganun kasi ang mindset ko palagi eh. So, without knowing na, yung time na yun, ang nag-tutor lang pala, it's more on basic. Basic lang, oo. Yung Oo, grabe. Basic. Sobrang dami. Kasi most of
may strategy na ginagamit talaga ngayon. Madalas nandoon lang, nakita ko lang din sa ano eh, sa YouTube eh. YouTube. Oo. Ginawa ko na lang ino-incorporate ko na lang yung ibang mga natutunan ko doon sa personal na strategy na natutunan ko at saka ilan sa mga YouTube strategies. So ang ginawa ko, hinanap ko lang talaga kung ano yung fit sa akin sa personality ko, and then yun. Yun din ginamit kong trading strategy talaga. Ngayon naman bro, syempre meron din dito sa mga viewers na to is yung mga trader na talaga, pero ang problem nila is yung consistency. Kumikita sila pero biglang mawawala din, minsan break even lang, minsan naman talagang puro talo pa rin talaga. Ano naman yung mga advice na pwede nating sabihin sa mga trader na hinahanap pa rin talaga yung consistency sa industry na to? So ayun na nga, nabanggit na natin kanina bro yung ano, magsisisi tayo ng limitation or ng rules. So kuno muna, nung hindi pa ako nakaranas ng talo talaga dati, ano talaga ako, yung mindset ko talaga, sabi ko, di ba, 6.6 trillion dollars bullion ng forex. So bakit ko lilimitahan yung paniniwala ko dati? Bakit ko lilimitahan yung kitaan? Di ba? Kaso nung time na nakaranas na ako ng talo, sabi ko, hindi din pala talaga lahat ng bagay sasang ayon yung ano, yung unlimited. Correct. Kumbaga dapat talaga meron talagang limitasyon dapat. So ito bilang ano, bilang traders, ito magsisit mismo ng norms mo talaga. Okay, so yeah, ako rin eh, actually main advice ko rin sa mga nagtatanong sa akin, kailangan magkaroon ka ng edge unang-una, which is yung strategy na susundin mo. Magkaroon ka ng talagang perfect edge. I mean, hindi naman siya perfect kasi wala namang perfect strategy, pero perfect sa or fit sa personality mo yung strategy. Like katulad mo, 'di ba, bro? Scalper ka, ako naman, day trader. Pag nahanap mo na 'yon, doon na papasok yung proper psychology or mindset mo sa pagdating sa execution sa market. So, yun. Sir Taurus, no, maraming salamat sa pagpapa-unlock ng invitation namin dito sa Pinoy Trading Podcast. Siyempre, isang karangalan na mapasama ka dito sa trading podcast. May tanong pala, isa sa mga tanong ng mga viewers pala, bro. Okay lang ba na mag-trade kahit phone lang o dapat naka-laptop ka? Okay. So, papasok din ulit dyan yung nabanggit mo kanina na iaangkot mo din sa ano mo, sa sarili mo. Personality. Kaya ikaw, ano pa, day trader ka. Sa akin kasi bilang scalper, okay na sa akin yung phone eh, yung mobile phone lang. Kasi katang una, yung strategy ko, ito ko din siya na-build. So, ibig sabihin ba kahit phone lang, pwede ka talagang kumita rin ng malaki dito sa trading? Yes bro, pwede. Ang kagandahan naman sa mobile phone lang din, ito, hindi ko ano, pero sa akin, this is my understanding din. Pag mobile phone kasi, kahit saan pumunta, pwede kang nanabunit sa market eh. Like, kung nakalaptop ka, kailangan ko mag-sit up kung saan lugar na okay. Tama. So, pero, yun na nga, sa akin yun, kasi bilang scalper, tingin ako sa chart ng saglitan lang, pwede ako pitik anytime. Correct. Alright. So, nga, no? Kasi, syempre, depende pa rin yun, no? Depende sa trading strategy na meron ka at syempre sa yung type of trader na meron ka. Oh, kasi kung, I think, kung swing trader ka, medyo mahirap, eh, di ba? Syempre, hindi mo makikita. Maliit. Maliit yung chart na cellphone, eh. Correct. So, yun, Sir Taurus, baka meron kang gustong i-promote or like, meron ka bang mentorship or course na ino-offer sa ibang mga trader dito? Okay. Meron bro, meron akong module. Yun nga lang, nare-record ko doon lahat ng gusto mag-avail noon na dapat meron ka ng basic understanding sa forex. At the same time, nakapag-trade ka na ng real account. Okay, hindi ako tumatanggap ng wala pang alam sa ano sa basic forex. Nagnuturo ko kasi doon, more on na talaga, more on personal strategy ko. Hindi rin ako nagbibigay ng guarantee na kapag nag-avail ka, magiging profitable ka na. Correct. Kasi, time of the day, ikaw pa lang yung mag-execute ng trade mo. Tama. So,
testimony ng ano ko ng module ko kasi meron ako nagiging ano bro, meron ako nang student bro, kumita ng 10,000 din. Mm, grabe. Ang pinakapuhunan, ang pinakapuhunan niya lang dati 500 dollars. Ang ano, pag gusto mong mag-bili nito, make sure na nakapag-print ka na live. Okay? Mm. At the same time, kung ang sa'yo yung scalping strategy ko din. Okay. So, yun. Sa mga interested na kunin or malaman yung strategy ni Sir Taurus, no? Mag-comment lang kayo dyan ng Taurus Man, no? Sa ibaba ng video na to. And then, magsisend kami ng link para dun sa direct message kay Sir Taurus para ma-avail yung course na ino-offer ni Sir Taurus. So yun, meron ka pa bang last message sa mga viewers natin? Okay, so una-una bro, magpapasalamat ako sa iyo kasi naisipin mo kung ano, naisipin mo kung gitarin dito sa podcast mo, ano. So at the same time, para naman sa makapanood ng videos na to guys, kung ikaw yung kagaya namin na nangangarap sa buhay, kung sa kahit anuman yung ano mo, pinili mong lahat para ka maging successful, nakakaano ka lang talaga ko. Tama. Kasi ako, proven ko na talaga sa sarili ko na yan eh. Mm. Hanggang ngayon bro, time na binabalikan ko yung mga naging experience ko dati, simula nung nag-work ako, simula nung empleyado ako, parang hindi, ngayon, kapag gumastos ako ng pera ngayon, parang hindi ko siya, okay lang. Mm. Dati, limitado dati, kapag, pag bibili ka sa restaurant, hindi nga halos makabili sa restaurant nga eh. Totoo. But, dati kapag matok ako sa ganito, mag-retimen ko lahat yung price. Yung price yung nakaligtas sa laman ng bulk ako. Oo. Eh ngayon, lagi, kapag nabibili ako, meron akong ganyan. Ang lagi kong tanongan dyan is yung pinaka... Magandang quality. Walang price na, walang tanongan presyo. Presyo, no? Yun na nga, kung meron ko pangarap sa buhay, siguro, pwede ko rin ma-advise na pwede mo itong pag-aralan yung forex trading. Mm-hmm. Kasi, exponential yung potential dito eh. Totoo. Mm-hmm. Sobrang laki na pwedeng mangyari sa buhay mo. Mm-hmm. The same time, yun na nga, bago mo ito mag-hoping, kailangan siyang pag-aralan at huwag na huwag mo talaga siyang, susukuhan. Kaya ang mangyari. Yep, tama. Kasi isa lang naman kapag hindi ka sumuko, isa lang naman ang mangyayari sa iyo, 'di ba? Success lang din naman eh. Kasi kapag tumigil ka, doon ka pa lang matatalo eh, 'di ba? Kapag tumigil ka. All right. So 'yun, Sir Taurus, maraming salamat sa pagpapa-unlock ng aming invitation dito sa Pinoy Trading Podcast, and I really appreciate, and maraming kaming natutunan talaga, no? Maraming salamat, and I will see you again next time, guys. Alright, thank you guys for watching this podcast. And if marami kayong natutunan at gusto nyo itong mga ganitong klase ng content, we will appreciate if you will like and subscribe and click the notification bell para mas ma-notify kayo every time na maglalabas kami ng ganitong klase ng podcast. So I highly appreciate that. And again, this is Pinoy Trading Podcast, and I will see you in the next podcast.